Dito na naman tayo. Nagbabike na naman ako. Walang katapusang pagpedal. Di ko alam kung saan ako dadalhin ang aking mga paa. Hindi joke lang. Pupunta ako sa ATM machine kasi may gusto akong bilhin. Bibili ako ng pagkain na gusto kong kainin. At ipaparada ko muna saglit si Japonesa sa gilid at magwi-withdraw ako sa ATM. Nasa harap na ako ng ATM machine at sa sobrang excitement ko, hindi ko namamalayan yung zero na pinipindot ko na long press ko ata yung zero. Nako po, umabot na ata ako ng 3 million. So kailangan kong ulitin, kailangan kong baguhin, at kailangan kong i-cancel yan dahil mali yung naitype kong amount. Transaction has been cancelled. Then uulitin ko siya, itatype ko na yung tamang amount. 1, 2, 3, 4. Actually, 3,000 lang dapat yung wi-withdrawin ko. Transaction complete. Please get your card. Kukunin ko na yung card ko. Ayun, kinuha ko na. At maya-maya, sasakay na ako ng tricycle. Sabi ko kay Manong, 1,000 yung dala ko, okay lang daw sa kanya kasi meron siyang panukli. At dumating na ako sa pupuntahan ko, inabot ko na kay Manong yung 1,000. May money detector ata sa mata niya. Ang sabi niya, si Josefa Llanes Escoda daw ay mukhang lalaki. Ang sabi ko, paano namang naging lalaki yung Josefa? Hindi sana Jose na lang. Yun niya lang si Manong, hindi talaga siya kumbinsido na kaya ko magbayad ng 1,000. Kinakapa niya yung texture, tinecheck yung denomination at yung serial number hanggang sa nakumbinsi siya na totoong pera yung binayad ko, hindi peke. Nagbigay siya ng 500 at nag-abot pa siya ng another 100s, 200. Then, nag-abot siya ulit ng another 100s, 200 ulit. At sabi niya, kulang pa daw, isa pa daw. So, binuksan niya yung zipper ng belt bag niya at nag-abot siya ng 20 pesos. Ang sabi niya sa akin, wala na daw siyang panukulik. Sabi ko, okay lang. At pumasok na ako ng 7-11. Yun nga lang, wala yung bibiling ko doon. Kaya dumiretso ako ng SM City Marilao. At andyan ako sa SM City Marilao. Naglalakad na ako papasok. Hanggang sa naisipan kong bumili ng ice cream sa Dairy Queen, may nakita ko pay now or pay later kaso huli na ang lahat, nakapagbayad na ako. Kako sayang sana, nag 1, 2, 3 na lang sana ako. At pinuntahan ko yung kotse, simple lang ako eh no, naka chinelas at short lang, kaka-withdraw lang ng 3 million yan, 3 million na kwento lang. At tinanong ko yung seller na mahalan ako, sabi ko pliers na lang yung bibilin ko, hindi na kotse. Yun niya lang, binalikan ko pa rin yung kotse habang naglalakad ako papalapit. Iniisip ko kung ilang kalabaw ang kailangan kong ibenta para mabili yung kotse niyan. O kaya naisip ko na lang din na iswap yung kotse sa kalabaw. Yun niya lang, hindi ako sigurado kung papayag yung seller na ipalit yung carabao power sa horsepower ng kotse. Ewan ko sa kanya. At pumasok ako ng National Bookstore. Medyo mahilig din ako magbasa ng libro, depende sa klase ng libro. At habang naglalakad ako, nahagip ng kamera kayong kakaibang libro, librong itim. So nahiwagaan ako at hinawakan ko, natumba siya, ayun, medyo mahiwaga nga. At pagbuklat ko, nakita ko, puti naman pala yung papel ng librong itim. Yung itim lang, yun yung imprint at yung sulat. At tumitingin-tingin pa rin ako sa libro at may nahagip na naman yung kamera ko ng libro na nakalagay, vocabulary, English, Filipino, Spanish. So tara class, magbasa tayo. Maya-maya may recitation, sabi ni ma'am. Tapos sabay CR ka, takas ka. Di joke lang. So ang English ay kiten. Ang Tagalog ay kuting, gatito ang Spanish. English, kite, Filipino, saranggola, bulador ang Spanish. Kiss, English, halik, Tagalog, beso ang Spanish. Need masa amasar ni Toho Dordelia. Si Suridelia ay mahilig palang lumuhod. Sabi doon sa vocabulary, iwan ko doon. May dumaang trend, sabi ko, sasakay ako kaso bawal. So tinula ko na lang. At pagdating ko sa may gilid, may nakita kong hopyang kondol. Inangat ko siya at tinanong ko si ate kung meron silang hopyang patola. Ang sabi ni ate, pinapatubo pa daw. Ang sabi ko naman, kailan pa kaya pipitasin yung kung pinapatubo pa lang? Ang sabi niya, medyo matagal pa daw, kung kaya ko daw magantay. Sabi ko, ay wag na. Ayokong umasa sa false hope na hatid ng hopyang patola at
pipili na lang ako ng iba. Kaya yan, upyang munggo yung kinuha ko, total gusto ko naman to. At inaabot ko na kay ate, yun niya lang si ate yung kahera, medyo distracted siya sa mga bagay-bagay sa mundo, natagalan siyang magsukli. Parang awa mo na ate, please lang bigay mo na yung sukli ko. Ay sa wakas, at last, naibigay na yung sukli ko at inaabot na sa akin yung upyang munggo na nakalagay sa plastic. At pumasok na ako sa hypermarket. Pakiramdam ko marami ka akong palingkero at palingkera doon. Pero okay lang. At nilapag ko na yung upyang munggo sa mesa. Umupo na ako sa bench at tinignan ko expiration date. Okay naman. Nag-alcohol na ako para kainin yung upyang munggo. At kinagat ko na. At pinokus ko yung camera. Kitang-kita yung hibla ng munggo. At side view ko. Side view, slow mo. Ayun! Natupad ang pangarap kong kumain ng upyang munggo. At syempre, kailangan nating magtubig. Nga pala, binibilang ko yung paglago ko ng tubig, umabot ako ng 25 times. So, piso bawat lagok. Sulit naman. At siguro magtataka kayo kung bakit last bite syndrome yung title. Para sa akin, ito kasi yung typical na nangyayari sa hapagkainan ng mga Pilipino. Culturally speaking, kapag kumakain tayo at iisa na lang yung natira, nagkakahiyaan na tayong ubusin, ubusog na tayo. Di natin alam, pero usually, tinitira na lang natin yung isang peraso. So, last bite syndrome yung title ng vlog ko. Sana nagustuhan nyo. Ingat kayo.